Okay, hi everyone. I'm Yuyu De Guzman of United Car Clubs of the Philippines. So, magandang araw po sa inyong lahat. So, panibagong araw na naman. So, ang ating topic for today is insurance or car insurance. So, ano nga ba ang car insurance or ano-anong ang mga types ng insurance and the coverage. Okay, so unahin natin yung tinatawag na CTPL. Ano nga ba ang CTPL? So base ito, no. So ang source po natin syempre internet, and then meron din tayong knowledge, no, in regards with the insurance policies as well. So compulsory third party liability. So that's the meaning of CTPL. So CTPL is also known as compulsory motor vehicle liability insurance. Okay, so it protects the owner of the vehicle from financial obligations to anyone who is injured or killed by the insured vehicle. Ano bang ibig sabihin nito? So, sa madaling salita, mga bossing, ang CTPL po is kaya sinabing compulsory, no? Nasa batas kasi ito. So, kailangan pagka nirehistro mo ang iyong sasakyan, meron kang CTPL na kasama. So, kumbaga, it is mandated by the government. So, kailangan po talaga siya CTPL. Okay, ang CTPL po, ang trabaho niya is, for example, ang driver, no, na may CTPL, nakabangga siya ng tao. Ngayon, ang dyan papasok ang CTPL na tinatawag. Si CTPL ang mag-shoulder ng expenses. Okay, nung na-injured na tao, o sabihin natin namatay, pero wag naman sana, no, wag naman sana mangyari. So, ang halaga, maximum, okay, na pwedeng makuha nitong or maibigay doon sa na-injured is up to 100,000 pesos. So, yun yung maximum, 100K. So, maraming din nakakaalam nito, I'm sure, kasi dati hindi ko din alam, no. So, yan, 100K. Doon yun yung CTPL, yung bossing. That's the CTPL. Okay, number 2. Ito naman yung isa sa mga importante din, no. Actually, para sa akin mas importante 'to than the CTPL. Kaya lang it's mandated nga as I've mentioned, no. Kailangan talaga yung CTPL. You cannot register your car or your vehicle without the CTPL. Unlike, pero dito sa comprehensive, kumbaga, pwede marirehistro mo yung kotse kahit wala kang comprehensive insurance. So, that's the difference din. Okay, so comprehensive insurance. Ang comprehensive insurance is a coverage that helps pay, okay, to replace or repair your vehicle if it's stolen or damaged in an incident that is not a collision. Sabi dito, that is not a collision. Okay, so car insurance, ito yung pagana na comprehensive insurance, ito yung pag ikaw ay na disgrasya, no, may bumangga sa iyo, nabangga ka, sabi natin self-accident, yung mga ganon. Nandiyan na rin yung acts of nature, sabihin natin nasira yung sasakyan or na-damage siya dahil sa baha, dahil sa lindol, no? Kunyari, sabi natin, lumindol, bumagsak yung puno, covered ng insurance yan. Okay, so yun yung comprehensive insurance. So again, ang difference, no, CTPL is para sa taong mababangga mo. Huwag naman sana mababangga o masasaktan mo. So, yung CTPL insurance sa magbabayad, up to 100,000. Okay? And ang comprehensive insurance naman is para dun sa mismong sasakyan po natin. Kung tayo po ay nakadisgrasya, I mean, yung sasakyan mismo po natin ang bumangga, sabi natin, total loss, papalitan po nila yan. Depende sa policy, ha? Kung ano yung policy, nilalaman po nung inyong insurance. Okay? So, acts of nature, yan naman po, yung pagka nagkaroon ng lindol ba, ha? O nagawa ng nature, kalikasan, covered din po yan. So, separately, pwede kasing walang acts of nature. Pwedeng kayong gumawa ng insurance ng gano'n nang wala yun. Pero I strongly or highly recommended na kumuha din ng AON or yung acts of nature pagka kumuha kayo ng comprehensive insurance. So, lahat po ng car enthusiasts or lahat ng car owners,
UCCP members, I encourage everyone to, you know, get an insurance, get your car insured, okay? Sa lalong madaling panahon, kasi kailangan talaga po natin yun. At is protection ng sa sarili natin, protection din natin para sa mga sasakyan po natin. Okay? So, yun. Yun ang topic po natin ngayon. Sana meron kayo natutunan sa amin. No, so, hanggang sa muli po, ako po ulit si Yuyu D. Guzman from UCCP. God bless everyone. Bye-bye.